Okay. Ganon din sa akin talaga yung mga ganon, ang gaganda ng forma, kulang na nga lang isali ko sila sa Miss Universe yung mga hen, tapos yung mga rooster naman nasali ko dapat sa Mr. Universe anak ng guys, ito na yung mga parent stock natin na dominant C-sec. Guys, yung dominant C-sec, company name yun. Okay? Itong mga Rhode Island Red, ito yung red. Yan, Rhode Island Red yan. Tapos yung dark naman, Barred Plymouth Rock. Tapos yung white naman, yun yung Sussex. Guys, heritage chicken din sila lahat. Okay? Yung dominant CC, company name yun. Ibig sabihin, doon nang galing yung mga breed ko, mga parent stocks. Para sa akin, yan yung mga quality. Wow naman! Ayan. Kita nyo? Guys, hindi ibig sabihin na dominant CC sila, hindi na sila heritage chicken. Heritage chicken pa rin sila. Kaya lang, ang kagandahan, galing siya sa magandang kumpanya. Ayan o, tingnan nyo naman. Guys, eksakto sila na 48 days. Yung pang 49 days nila, mag-vaccine na tayo ng fallpox. Natamimi ngayon! Bakit ko pinili ang dominant CC compared sa mga kung kani-kanino lang na nanggaling. Guys, heritage chicken ulit. Ulitin ko ha. Heritage chicken din sila. Kaya lang yung company na pinanggalingan nila, dominant CC. Okay? Dito sa Pilipinas, dominant Asia Pacific, kay Doc Erwin. Nung nag-umpisa ako na mag-alaga ng manok, dahil wala akong kaalaman, zero knowledge. I mean, hindi naman walang kaalaman. Kumbaga, blanco ang isipan ko kung saan ako bibili ng mga heritage chicken. Kilala kong kaliskis mo, hoy. Guys, meron akong mga nabilhan, mga kaibigan, nagbenta ng mga Rhode Island Red. Guys, maganda siya. Nung day old, sobrang cute. After 1 month, after 2 months, naglabasa na yung sinasabi ko na hindi ko gusto kung kani-kanino lang ako bibili. Nag-invest ka na rin eh. Nag-invest na rin ako. Kasi yung nakita ko sa mga nabili ko, tabi-tabi nga yung mga daliri nila. Guys, mapapansin nyo, yung mga nabili ko, sobrang ganda ng kulay. Sobrang ganda ng tindig niya. Especially yung mga parents nila. Galing pala dyan ah! Okay? Pero nung naglakihan na, dun na lumabas. Madalas sa kanila, kahit sobrang alaga mo, kahit sobrang vitamins ang binibigay mo, guys, ipunin pa rin sila, sakitin. Yung iba, kahit lumaki, magaan. Tapos, dahil nga, wala akong, hindi ako nakapag-seminar, okay? Ang ginawa ko, binread ko sila. Nung naglabasan yung mga chick, okay? Syempre, cute. Kaya lang, napansin ko, bakit hindi sila dire-diretsong nangingitlog. Tapos, nung nagpisaan sila, syempre, nabenta ko, 1 day old, 1 week old. Guys, after a month, after 2 months, tumawag si buyer. Sabi nila, sir, bakit ganun ang nangyari sa mga alaga nila? Malalaki na, pero ang gagaang. Yung iba naman, sinasabi na kilo-kilo na yung mga daliri nila. Ayan o. Guys, ang daming may gusto, okay, naghahanap, ang gusto nila, maganda yung kulay. Mahogany, dark mahogany, ganda ng tindig, ang ganda ng itsura. Guys, ako rin, bumili rin ako nun. Wow naman! 2,000 nga binili ko sa isang 4-month-old na
hen. Actually, pulit. Kaya lang, guys, ano ba hanap ko? Hindi ko naman sila gagawing display. Diba? Kung display ang gusto nyo, o yung mga hobbyist, guys, pwede kayong bumili ng mga ganun, o pwede kayong mag-alaga, pwede kayong mag-breed. Kasi ang nangyayari, inbreeding ngayon, local breeding. Inbreeding. Paglabas ng mga anak nila, magaganda sila. Pero, hindi nyo napapansin, may pagka-abnormal na ang mga alaga nyo. Guys, ano bang habol nyo sa alaga nyo? Kaya nga, number one, sa lahat ng mga mag-i-invest o mag-aalaga ng mga chicken or mag-i-business, number one, tanongin nyo yung sarili ninyo kung anong gusto nyong gawin sa mga alaga nyo o sa mga manok nyo. Ang gusto ko, mag-breed, number one. Second, gusto ko magkaroon ako ng layer. Okay? Tapos pangatlo, gusto ko magkaroon ng meat inasal. Na kung saan, kapag sinabi mong layer, dire-diretsong mangitlog. Hindi sila yung kung kailan lang nila gustong mangitlog. Alam ko, maraming masasagasaan, maraming tatamaan. Will you please repeat it? Maraming tatamaan. Kaya lang, guys, pasensya na kayo. Kasi, nung bumili ako, siguro yung pinagbilhan ko, wala ring sapat na kaalaman. Okay? Kaya, hindi niya ako naturuan ng tama. Kasi ang importante natutunan ko, kailangan right genetic ang makuha ninyong breed. Hindi ko sinasabi na huwag kayong mag-alaga ng mga manok na kung saan-saan galing lang. Okay? Ako kasi, gusto ko sigurado ako kung saan nanggaling. Dati, nanggaling sa kaibigan ko. Yes, sigurado ako sa kaibigan nanggaling. Kaya lang ang problema, kulang yung kaalaman niya. Sabi niya, pwede ko raw siyang i-breed. Pwede kong padamihin, pwede kong paitlogin. Ang bilis mangitlog, ang gandang mangitlog. Pero ang naging resulta, guys, sa totoo lang, hindi maganda. Alam mo, hindi napapatulan ha? Ang naging experience ko. Kaya, nag-umpisa ulit ako ng tama. Diba? Kumbaga, sabi nga ni Dr. Erwin, sabi nila, successful an educated farmer is a successful farmer. Kung hindi ka mag-aaral, kung hindi mo aalamin ng maganda o mabuti kung ano yung mga alaga mo, magkakaroon ka ng problema, di ba? Kaya nagpapasalamat naman ako dun sa isang video ko regarding sa dominant sisek. Ang dami niyang tanong na ang sabi nga niya, ibig sabihin pag umorder ka ng dominant sisek na F1, hindi mo na siya pwedeng i-breed. Correct! Will you please repeat it? Correct! Hindi mo na siya pwedeng i-breed. Actually, yun yung standard. Hindi mo na siya pwedeng i-breed. Kasi, inbreeding na ang kalalabasan nun. Kasi sa'yo nang galing yung ano eh. Yung stocks nila. Yung first generation na kasi yun eh. Anak na ng mga anak ko. Yung mga manok ko. Guys, first generation, ibig sabihin, yung babae, maganda siya for egg, for layer. Yung lalaki, maganda siya for meat. Pero pag pinag-mate mo siya, okay, pag pinag-breed mo siya, yes, mangingitlog pa rin yun. Yes, makanganak pa rin yun. Pero hindi na ganun ka-quality. Ngayon, kung negosyante ka at ang habol mo, okay, is egg production, papano mo ibebenta sa mga kababayan natin? Okay? Papano nila makukuha yung produce ng egg na nararapat talaga? Guys, isa sa mga dahilan kung bakit hindi successful yung chicken farming dito sa Philippines. Why? Kasi katulad ko, Pilipino, makukulit ako. Makukulit tayo, mga Pilipino. Ano tayo, hindi katulad tayo ng ibang nationality na pinag-aaralan muna nilang mabuti bago sila mag-invest. Ano ka na sisira, uno? Kasi ayaw nila na bara-bara lang. So kadalasan sa atin, porkit may pera, porkit may pambili, bibili na, mag-i-invest na. Guys, hindi
dapat sana ganun yung attitude natin. Kailangan mag-aral muna tayo bago tayo mag-invest. Kailangan alam natin ang ginagawa natin or alam natin ang gagawin natin. Paano masabi? Guys, tingnan nyo ah. 48 days na sila. Palang. Pero tingnan nyo ang gaganda. Sobrang healthy sila. Okay. Meron akong in-experiment. Ito sa akin lang naman to. Okay. Meron kasing yung nabili kong heritage chicken. Rhode Island Red din. Pero nanggaling siya sa tao. So hindi siya sa company. So meaning hindi siya traceable. I mean, hindi mo alam kung saan ang galing yung kanununuan nila. Kung kanino lang. So local breed, inbreeding na 'yon. Okay? Kasing age nila, yung isa pa nga doon, mas matanda pa sa kanila, pero mas malaki sila. Pero pag napansin nyo, pag pinagtabi nyo sila, makikita nyo yung difference. Iba yung size, iba yung laki, pero yung kulay noon, maganda. So yun, dun sa mga gustong magnegosyo, ang hinahanap is maganda yung kulay, maganda yung tindig. Kumbaga parang, ayun, pwede kayo. Pwede nyo silang i-business. Katulad nito, kung makulit kayo, pwede kayong bumili ng F1, first generation, anak ng mga parent stock, pwede rin dominant CC. Ibi-breed nyo, pwede nyo i-breed. Nasa sa inyo yun. Kaya lang, syempre, ang company namin, hindi ko company Dr. Erwin, mahigpit yung dominant CC. Kasi ayaw namin na niloloko yung tao. Hindi mo sila pwedeng sabihin na dominant CC. Okay? Yung mga anak ng mga F1. Kasi, binali mo na yung regulation ng company. Ibig sabihin, saka wala kang certificate. Diba? Ang gusto mo lang, makabenta. Pero yung binentahan mo, wala ka ng pakialam. Importante yun na dapat may pakialam tayo sa mga binebentahan natin. Okay? Anak na. Guys, marami akong mga kaibigan na nag-aalaga ng mga heritage chicken, hindi dominant. Heritage chicken, kaparehas nito. Kaya lang yung pinagkuhanan nila sa isang kumpanya daw na ewan ko ha, or sa ibang kaibigan nila. Okay? So, heritage chicken, Rhode Island Red. So, nag-aalaga sila. Hanggang sa nakakwentuhan ko, tataka sila, bakit yung lumaki na, hindi nagpisaan yung mga itlog. Tapos yung iba naman, sakitin. Yung ibang mga kaibigan ko, ganun din. Actually, marami rin akong kaibigan na breeder ng mga heritage chicken na gusto ng mag-dominant CC. Guys, hindi ko siya pinopromote dahil kumikita ako sa dominant CC. Okay? Walang bayad sa akin si Doc Erwin. Doc, unless bibigyan ako ni Doc Erwin ng komisyon. Will you please repeat it? Unless bibigyan ako ni Doc Erwin ng komisyon. Guys, hindi ganun. Ang nagustuhan ko lang sa dominant CC kay Doc Erwin, yung advocacy niya na gusto niyang makatulong sa mga farmers, sa mga chicken farmers, especially sa panahon ng pandemic. Okay? Gusto ba nating manloko? Alam mo yun? Tapos, sabi ng iba, may nag-comment pa sa akin, "Sir, kaya mo pinopromote yung dominant CC kasi gusto mo yung mga chick o yung mga anak ng mga parents stock ko, gusto ko lang mabenta." Guys, actually, wala nga akong plano magbenta ng mga chick. Ano? Kasi gusto ko yung mga magiging anak ng mga parents ko na dominant CC, yung mga babae, inidiretso ko, gagawin namin negosyo, papaitlogin namin. Then, ibebenta namin yung itlog. Tapos yung mga lalaki naman, yung mga rooster, gagawin namin meat supply, yung supply namin. Yun yung plano ng JJ Pinoy Chicken Farm. Kaya, kala mo nasa simbahan ka, nag-e-echo. Nagpapasalamat nga pala ako dun sa nag-comment sa akin sa video ng dominant CC YouTube.
na kay John John Malakad. Sobrang daming question niya regarding sa dominant thesis, saka dami niyang tanong. Guys, papasalamat ako sa mga ganong klase ng tao or negosyante. Dahil please, nagtatanong siya, nililinaw niya. Kasi siguro sa tingin ko seryoso siya na gawin yung chicken farming. Guys, isa sa mga question niya ron is yung mga nabanggit ko na regarding sa dominant zizek, yung difference ng heritage chicken saka ng dominant CC. Guys, halos isa lang yon. Ang difference lang talaga doon is saan ba galing? Ano ba yung traceable ba yon? Hindi katulad ng dominant CC na alam mo na kasi merong yung parent stock, merong certificate. Yung F1 naman, hindi naman kailangan nila ng certificate ng F1 kasi hindi naman nila yun na i-breed. Okay? Kaya hindi mo na sila pwedeng i-breed. Paitlogin lang yun. Diba? Itlog ng itlog ng itlog ng itlog lang yun. Tapos yung lalaki naman, home meat na yun. So, isusupply mo na lang yun. Tapos sa mga question niya, ibig daw bang sabihin, hindi sila pwedeng magnegosyo, especially yung mga maliliit na farmer. Katulad ko, ako, maliit na farmer ako. Ilan lang yung binili ko? 54 to. So, ganun lang. Pwede, kahit 20, pwede kang bumili. Guys, pwede kayong mag-business. Pwede kayong umorder ng dominant CC. Kaya lang, ang question dyan, ano ba talaga yung gusto nyo? Gusto nyo maging breeder? Kung gusto nyo maging breeder, bibili dapat kayo sa dominant Asia Pacific kay Doc Erwin ng parent stock. One day old yun, bibilin. Okay? Para maging breeder ka. Pero before that, kailangan mong mag-seminar. Okay? Kailangan mo knowledgeable. Okay? Kung gusto nyo naman F1 at gusto nyo nang bumili, ayaw nyo mag-seminar, pwede. Pwede naman yun. Pwede naman kayong i-guide ng binilihan nyo na breeder. Okay? Kaya lagi kong uulitin, pag bumili ka ng F1 o yung first generation na dominant DC, tanongin nyo kung meron silang certificate. Para lang sigurado kayo na ang nakuha nyo is hindi F2, F3. Buti sana kung makukuha nyo F4. Kasi yung mga F4, magagaling kumanta na yon. Okay? Hindi ako nagpapatawa. Seryoso ko. Tinan mo. Guys, importante kasi na malaman nyo to. Especially sa mga gusto talaga na mag-concentrate o seryoso sa ganitong negosyo. Yung mga kaibigan ko na walang hilig, okay lang, huwag kayo manood. Panoorin nyo na lang iba kong video. Pero itong video na to, mahalaga to, sobrang importante to. Guys, pwede kang bumili kahit ilang piraso sa mga breeder. Kaya lang, ang pagkakalam ko, okay, sa mga breeder na, sa mga ka-breeder ko, ka-dominant CC breeder ko, pipila kayo, okay, kasi sobrang dami ng namumulat, ang dami ng natututo, okay, na mag-umpisa ng tama. Ewan ko! Guys, isa pa sa mga idadagdag ko, hindi porket may pera talaga, huwag kang masyadong agresibo. Okay yun, maging agresibo ka. Sa isang business, maganda rin naman ang aggressive ka. Pero, syempre, kumbaga dapat meron kang formula talaga eh. So, maganda rin talaga na, kailangan, aggressive ka na matuto. Tapos, and then, umpisan mo yung business mo. Okay? So, kung meron pa kayong katanungan, guys, mag-comment kayo below. Then gagawa natin ng video or sasagot na lang ako doon sa comment ko. Pasensya na lang kayo kasi hindi ako ganun kabilis sumagot doon sa mga comment kasi nagiging busy na si JJ Pinoy. Kasi merong mga ibang project na inaasikaso, merong ibang business na inaasikaso. So, pero huwag kayong mag-alala dahil babalikan ko naman kayo. Magko-comment din ako, sasagutin ako. And then dire-diretso naman ang paggawa ko ng video. Okay? Ito ginagawa natin para makatulong, para makapag-share ng knowledge. Okay? Hindi para makabenta. Okay? Guys, huwag natin kalimutan mag-like, share, saka subscribe, saka comment din. Okay? Sa ating channel, sa ating video. Guys, salamat sa mga sumusuporta. Salamat sa mga kaibigan ko. Salamat. Marami akong kaibigan na naging kaibigan. Okay? Mga bagong kaibigan.
Tapos guys, nasa 1,000 plus subscribers na tayo. Nasa 1,000 na. Okay? Magti 3 months pa lang tayo. Salamat. Tapos yung views natin, so far so good. Hindi naman siya ganun pabilis, hindi rin din siya kayong kabagal. Meaning, may nagkaka-interest, may gustong manood ng video natin, kaya nga sinamahan ko siya ng ibang episode. Okay? So, kita-kita ulit, and salamat sa inyong lahat. Sabi ko na, stop! Boom, 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 boom